Magandang araw muli sa inyo mga kaibigan. May bago na naman po akong ikikwento sa inyo. Kwento ng katatakutan o gabi ng lagim. Nangyari ito mga kaibigan sa akin way back 2001 and 2002 dito sa Intramuros, Manila. Nung nag-apply ako ng trabaho para makapaghanap buhay, napadpad ako sa Intramuros, Manila sa tulong na rin ng aking pinsan na aking kuya na si Kuya Larry. Nakapasok ako bilang isang janitor sa isang agency. At dito nga ako napadpad sa Intramuros, Manila at nakilala ko ang katukayo niyang si Larry M. Na naging kaibigan ko at kasama ko sa pagtrabaho bilang isang janitor sa Intramuros, Manila. Kami po ay na-assign sa isang bangko. Pero tatlong building ang lagi naming nililinis. At mahigit lampas kaming 10 na janitor sa Intramuros, Manila. Tatlong building lahat ang aming nililinis. At lahat yun ay umaabot sa 5 floor. At sabi ng aking mga kaibigan, sabi ng aking kuya, panahon daw ng hapon, ang building na yon ay ginawang hospital. Kaya mag-ingat daw ako sa pagtatrabaho doon. Kung maaari ay huwag daw akong mag-isa sapagkat maraming kababalaghan ang nangyayari sa lugar na yon. At kung gabi, minsan ang mga gwardiya doon ay nakakakita sa taas ng building na isang babaeng nakadungaw sa bintana. Sanay na ang mga gwardiya doon at hindi na ito pinapansin sapagkat alam nilang walang nakatira sa taas noon dahil abandonado yun. Ang nagagamit ng nalugar doon yung nasa ibaba. Kung minsan naman, nararamdaman ng mga gwardiya doon ang malamig na hangin na parang dumadampi sa kanilang katawan. Pero wala naman ibang silang nakikita na dumadaan. Naalala ko pa noon, Linggo noon at walang trabaho. May isang pumunta sa opisina na manager at siya ay naka-assign sa third floor ng opisina nila. Ang akala niya, magsisipasukan yung iba niyang katrabaho ngunit siya lamang ang pumasok sa araw na yun. Kaya naman nagtrabaho siya sa taas ng building kahit mag-isa. Pakalipas ang isang oras, ito ay nagtatakbo pababa at sumisigaw at humihingi ng tulong sa gwardiya. At sinasabi, "Guard! Guard! Tulungan mo ako, guard! Mayroong multo sa taas! Yung keyboard ng computer ko, gumagalaw mag-isa." Kaya naman sabi nung guard, "Ma'am, ako na po ang bahala. Titingnan ko po at check namin." Pero yung manager na yun sa ano ay agad nang umuwi at hindi na nagpatuloy pa sa kanyang pag-overtime. Mayroon ding doon nangyari na tatlong nag-overtime din Linggo. Nagsitakbuhan din pababa sapagkat yung upuan na katabi nila gumagalaw mag-isa. Nangyayari ito kapag kunti ang mga tao na nandoon sa lugar na yon. Kaya naman wala nang nag-overtime doon mula noon. Kung mag-overtime sila, dapat lahat sila, maraming tao, kaya para walang kababalaghan na mangyari. Ngunit ako mga kaibigan ay mayroong kakatuwang karanasan doon sa lugar na yon, sa third floor din ng building na yon. Linggo rin yon mga kaibigan at wala kaming trabaho. Kami po kasi ay nakakapasok doon kahit Linggo o kahit walang trabaho kasi kaibigan namin yung guard at malapit lang yung tirahan namin doon, yung boarding house namin. Alam mo naman sa Manila, walang tubig, kaya doon kami sa loob ng barracks naliligo at naglalaba. Kaya naman, nung Linggo na yun, hindi ko yun malilimutan sapagkat may masakit ang ulo ko nun eh. Naghahanap ako ng matutulugan. Sa third floor ng opisina namin, mayroon kami doon bodega. Lalagyan namin ng mga gamit bilang isang janitor. Gumawa kami roon ng higaan, kaya yun ang naisipan kong puntahan.
Kaya doon ako nahiga. Pinatay ko yung ilaw. Pero nag-iisip na ako nung dapat, sabi ko baka paglaruan ako dito kasi walang tao sa third floor noon. Talagang madilim, kaya lang walang akong ibang mapuntahan. Sinikap kong matulog doon at pinatay ko nga yung ilaw na nandoon. At ako ay nagsimulang matulog na. Masarap yung tulog ko at mahimbing. Sa panaginip ko, bumukas daw yung pinto ng butega ng kinagigaan ko. At naramdaman ko na may lumalalaking pumasok doon. Sabi ko, sinong papasok dito? May linggo, walang trabaho. At bigla na lang yung lalaki na yun ay umarap sa akin. At bigla na lang akong sinakal. Hindi ako makahinga nung mga oras na yun. Gising na ako pero hindi pa rin ako makahinga, kaya pilit kong inabot yung switch ng ilaw. Mabuti na lang yung switch ng ilaw ay nasa taas ng aking uluhan, kaya naabot ng kamay ko yon at pinilit kong pinindot. At nung mapindot ko ay lagliwanag, saka lang ako nakahinga ng maayos. Doon ko na pansin, grabe ang pawis ko. At inahabol ko ang aking hininga. At nung ako'y mahimasmasan, naisipan kong umalis na doon at ayaw ko nang matulog pa. Baka kung ano pa ang mangyari sa akin, sapagkat mag-isa lang ako. Kaya ang ginawa ko, hinintay ko na baka may dumaan, baka may mag-check na guard. Sasabay na lang ako pagbaba. Kaya naman nung maramdaman ko na may tao sa second floor, bigla akong binuksan yung pinto at tumakbo ako pababa nang mapakabilis. Hindi na ako tumingin pa at lumingin lung yun, sapagkat nakakatakot talaga ang lugar na yun. Napakatahimik. Itong building na ito, kung napapansin nyo, mayroon din pong multo dyan. Diyan po nagpapakita yung babae na laging nasa bintana. Yung katabang building dyan, nandyan yung opisina namin. At doon ako sinakal nung multo na yun. Kaya mula noon, mga kaibigan, hindi na ako pumupunta mag-isa ron. At kung sa oras na ako nagtatrabaho, lagi akong may kasama. Iniiwasan ko ng mag-isa sapagkat baka mapaglaruan na naman ako ng mga multo sa lugar na ito. Marami pong salamat, mga kaibigan, at sana'y nagustuhan nyo ang kwentong ito. At sana'y mag-subscribe kayo sa channel kong ito at i-share po sa mga kaibigan at i-like nyo na rin ito. Marami pong salamat sa inyo, mga kaibigan, at magandang gabi ng lagim sa inyo.